What's up, mga ka-GV? This is your ultimate GV girl, VG. And today, kasama ko ang Barbie girl, yes, Kylie Berzosa! Mag-GGBhan kami ngayon, magpapagandahan lang kami. At sa kaduduluhan ng programang ito, mapapatunayan ko sa inyo, mas maganda ako kay Kai. Ayan. So ngayong hapang to, wala. Cha-cha lang kami. Titi lang. Tea time lang. So titi lang. Ganon. Matcha ka ba? Mas ma-coffee ako eh. Diba shala-shala? Ganyan yung mga shali. Nag-cha-cha sila paghapon. Ganon. So Kylie! What's that tea? Ay, para sa siya, di ba? What's that tea? Oo, spilling some tea. Ganon! So, Kylie, how are you? I'm doing good. Okay naman. Happy. Pag ganyan na itsura, masasabi mo ba yung tao is not doing good? Kasi if you're not doing good, ano to? So, anong pinagdadaanan ko? Pag sinabi nilang si Kylie Berzosa, mabigat ang pinagdadaanan. Ah! So, anong pinagdadaanan ng ganito? Kasi diba, parang lately may mga chika, may mga issues na sasabihin talaga nila parang baka malungkot si Kai na pinagdadaanan siya. Pero diba, ang manifestation pag may pinagdadaanan ka, tsumatsaka yung tao. Oo, pero kasi sayang naman kung tsatsaka ka pa tapos may pinagdadaanan ka. Talaga na sinabi niya, sayang ako tsatsaka ka tapos inunin mo sa akin. Ay, hindi. Tsaka, sayang ako tsatsaka ka pa, tsaka ka na ka, tsatsaka ka pa. Parang ganun, gusto mo ako rektahin. Ang hindi yun na parang ako may pagdadaanan sa iyo. I-focus mo na lang yung energy mo, sarili mo sa sarili mo. Tsaka inalagaan ko din yung... Nakailang sarili na ako sa sarili ko noon. Inaalagaan mo din sa akin. Oo, sinalagaan. So, gusto mo parang sa akin, so hindi ko inaalagaan sa sarili. So, ganito pa na epic pag inaalagaan yung sarili. So, napabayaan ko yung sarili. So, ngayon, kumbaga, conscious effort to make yourself even more beautiful. Parang hindi siya conscious effort. Siguro, parang naturally lumalabas na rin yung ganda mo. Yung ganda mo. Yung saya. Oh, gusto ko yun. Gusto ko yung sinabi mo, ngayon lumalabas yung saya. Uh-oh. Kasi recently nga, di ba, may mga hindi masyadong masasayang kwento about you, di ba, na nangyayari sa'yo. Pero may lumalabas yung saya, masarap marinig yun. Kasi nakita ko yung moment na parang hindi masyadong masaya yung mata mo. Ngayon na sinasabi mo yan, masarap yung marinig. Happy ako kung narinig ko sa'yo. So, ano yung source? Saan nanggagaling yan? Ano yung nagpapasaya sa'yo ngayon? Siguro grateful ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Yung parang there's so many things I can look forward to. Like, ano yung mga nilook forward to sa iyo? Ikaw ba magbabayad? Ha? Ikaw ba magbabayad? Parang ako magbabayad. Kasi sabi niya, ako magbabayad. So, wala akong ginagawa. Interviewin mo naman. Guess mo pa sa blog. Kasi pili ko marami kang subscribers. So, sige. So, inactive kasi yung YouTube ko. Oh, sabi niya, subscribers. Guess mo naman ako. Sabi ko, para saan? For clout. So, ginagamit na lang for clout. Ano yun? Ako pala yung nagamit. So, ano yung nilook forward? Siguro mas nag-broaden yung horizon. Parang, sabi lang, pag may nagsarang pinto sa'yo, masakit yun lalo na kung gusto mo yung pinto na yun. Na lagi mo pinapasok. Pero, pag nilakihan mo yung tingin mo, masusurprise ka na, ang dami din palang ibang pinto na pwede mo i-consider na pinto na pag pinasok mo, may mga saya din doon. Oh, parang nakita ko pala na marami pa palang ibang pinto na pwedeng pasukan or na hindi ko nakita. Pero, happy ako dun sa pinto yun. So maganda yun. Sumasaya ka, mas nage-excite ka, mas may nilook forward ka, at saka may pelikula ka eh. Kasi alam mo, di ba mas masakit yung ano yung may pinagdadaanan mas wala kang ginagawa. Oo. Oh, oh. The less ang ginagawa mo, mas more yung chance na mag-isip talaga ng mag-isip. Oo, oh, kaya ako gusto ko yung lagi akong may ginagawa. At saka grateful ako na parang maraming work. So yung attention ko, napupunta na lang sa work kaysa sa ano. At saka dati, di ba? Kunyari, may jowa ka pa. Marami kang ginagawa na kailangan i-consider mo yung may jowa ako eh. Hindi pwedeng ako lang lagi. So ngayon, self-love. So, di ba? Ngayon, parang understandable kung ang pinapasaya mo sa sarili mo lang. Paano mo pinapasaya mo sa sarili? Many. So nagsasarili ka ngayon? Nagsasarili lang ako ngayon. By myself. Oh my. Mahaba kumakanta sa sarili mo. So paano ka nagsasarili? Paano mo pinapasaya mo sa sarili? Parang na-realize ko kasi na kailangan ko ng maraming time by myself na mag-isip-isip, mag-contemplate. Nag-iisip ka lang, nag-i-imagine, ganyan. Nag-i-imagine lang ako ng mga scenario. Nag-i-imagine lang ako. Hindi ka nanonood.
At saka hindi din ako ano eh, hindi ako mabarkada, hindi ako may something dito. Ha? Wala na, okay lang. Okay lang. Siya lang ginagawa pa masaya. Kasi sabi ko sa'yo, huwag kang maligal, hindi to serious, hindi kita paiyak. Sabi ko, mama, seryoso ba to? Pero, sige, ayaw kasi masyado magtanong personal. Kasi siyempre, sugat yan eh, nagagalawin mo. Ayaw kong alalahanin mo yun ng luna. Pero, ba't kayo nag-iwala hindi? Kung ganito yung tune ni Jake, babalikan mo pa ba? Aray! Parang maligat yung pinasukan ko. Masarap to ah. So yun nga, ano mang ginagawa mo para mapasaya yung mga sarili mo? Ngayon, inaayos ko yung condo ko. Kasi parang binili ko siya for my family. Tapos ngayon, sabi ko ako na lang titira doon. Magkasama ba kayo sa marriage? So you moved out. Mahirap yun. Pero mas madali kasi siya for... Ano ang nangyayari ngayon? Kasi baka malungkot siya, ayoko siya palungkotin. Gusto ko matapos na masaya siya. Ayoko yung uwi siya, mabigat yung loob. So, magkasama kayo dati ni Jake, tapos siyempre nung hindi na kayo together, you needed to move out. Pero mas madali lang siya for sa mga situations, sa nangyayari. Pag mag-move out, kailangan mong pinag-uusapan din, pinapaalam ba yun na, aalis na ako ha? Piling ko kasi kailangan yung pag-usapan ng couple para, syempre, bilang mature na relationship, kailangan yung pag-usapan kung paano nga ba. Kasi you live the life together, so hindi pwede na hindi nyo alam yung gagawin. Pero ang hirap nung simulan na, who would start the discussion about dun sa tira? Yung madali ba yung para sa'yo magsasabing, aalis na ako kasi maging wali na tayo? O yung isa magsasabing, kailangan mo nang umalis? Sino yung nag-initiate nung chika na, since wala naman na, kailangan nang maghiwalay ng tirahan? Parang ano eh, parang same kami na parang nasa process pa. Yung maganda kasi sa amin, pareho kaming busy ngayon. So parang, in time, mapapag-usapan din namin. Were you crying while you were fixing your things and stuff mo? Undi-undi. Umiyak. Nakikinig ka ng mga sad love songs recently? Yung mga pinapakinggan ko kasi yung mga swak sa mood ko. So, katulad na? Justin Bieber. Uy, pero may mga masasakit na kanta si Justin Bieber. Oo, yung Ghost. At saka yung Baby. Huh? Baby. Hindi yun masakit. Hindi yun masakit. Cute yun yun. Naiyak ako doon. We were not aware of what you were going through. Siyempre kasi ang ganda mong dinadala yun eh, di ba? Hindi naman namin nakikita agad. Pero there was one instance in Showtime na meron ako ini-interview, tapos na nabanggit ko yung ito dahil sa pinagdadaanan ng contest. At sabi ko, may mga times na kailangan natin mag-figure out kung yung nangyayari ba sa buhay natin o sa relasyon natin is just another challenge or already a sign to give up. Tapos dun biglang nag-iba yung mukha mo. Yung talagang bigla kang lumipad, yun yung mag-iisap mo. Tapos parang ako napunta sa isang something was wrong. So, ano yung moment na yun? Nasaan ka nun? Kumbaga, ano yung estado ng puso mo nun nung dinidiscuss namin yun? Parang nagulat kasi ako nung sinabi mo yung line na yun. Kung challenge lang ba yun o sign. Parang swak na swak kasi yun sa pinagdadaanan ko noon. So, hindi ko siya... That day, confusing pa yung situation. Confusing. At saka, wala akong kausap eh. Wala akong pinagsasabihan. Choice mo or napunta ka sa sitwasyon na, kasi may mga ganun eh, yung hindi ka naman masariling tao, pero may punto sa buhay na wala ka talagang mapagsabihan. No one was available. Even your closest of friends, they were not available. You also know that everyone is going through something right now. Ayaw mo makaabala. Hindi sila available, busy din sila sa mga sarili nilang problema. O choice mo na, ayoko, akin lang. Choice ko siya at that moment na hanggang dito lang muna yung ma-share ko. So, hindi ako nag-share sa ibang tao. Pero, mainitin yung ulo ko nun eh. As in, nararamdaman nung
nararamdam ko, nararamdaman ng kasi tao na may... Kasi ang gulo ang isip mo eh. Nararamdaman ng tao na may pinagdadaanan ako, pero hindi ko siya masabi. Ganun lang ako na tao. Pero yung, kahit yung kwento, kahit di mo i-share, at least yung pain. Bakit, hindi mo ba yun na-realize o talagang kahit yung pain ayaw mo i-share? Kasi di ba minsan sa mga magkaibigan, magugulat ka, may kaibigang yayakap sa'yo, tas hahagulgul lang. And you don't actually have to say anything. Just allow her or him to cry and hug you at that moment. Yung sinishare mo lang yung emosyon mo, pero wala kang kinukwento. Ay, hindi ka din ganun. Siguro yun yung nangyari nung sinabi mo yung phrase na yun. Parang may nakaintindi. Parang for the first time, naramdaman ko yung parang swakta sa nararamdaman ko na hindi ko naman sinishare sa tao. Fan ako, usually maingay ako, nakikipagsikahan. Pero at those times, quiet lang ako. Parang, yung somehow gusto mo rin sana kung naiintindihan nyo. Parang matipid ako sa salita, yung okay ka lang. Hindi nakasama sa iyo yun. Yung pagsasarili mo ng story mo, ng pain mo, ng emotions mo. Kasi ano kay, may mental health advocate kay, natatandaan kong sa Miss International sa iyo. Eh. Anong effect nun nung sinarili mo lahat yun? Kasi sobrang fresh, sobrang bago. Tsaka parang hindi ko pa talaga na-process lahat ng bagay. Tapos hinayaan ko lang. In shock. At ayoko magbitaw ng mga salita na pagsisisihan ko sa dulo. Kaya kapag hindi ko pa na-fully process, hindi ko pa masasabi, hindi ko pa sasabihin. At saka sa dami ng iniisip ko, hindi mo na alam kung ano uunahin ko. Iiyak ba ako? Magkakwento? Iiyak ba ako? Magtatrabaho ba ako? Kasi may trabaho pa, may ano. So inuna ko muna yung trabaho, tapos kapag after trabaho, then doon ako magbibigay. Pero usually, mag-isa lang ako nun. Ang hirap nun eh, di ba? You were trying to be strong, you were trying to survive. Kasi aside from that aspect of your life, marami pang ibang aspect sa buhay mo eh. Kumbaga, yung relationship mo with him, kailangan mong i-deal yun, yung sitwasyon niya. Pero may trabaho ka pa, na kailangan mo rin asikasuhin yes. At isipin, may pamilya ka may pa. May pamilya pa, may friends pa. May friends ka pa, di ba? Minsan, ang gulo. Alin ang uunahin ko sa napakaraming issue na ito? Ang dali-dali kasi mag-advise eh nga. Mag-share ka, share mo yun sa kaibigan mo, di ba? Ikuwento mo sa kanya. Hindi, minsan alam mo sana ang gagawin, pero dahil nagkasabay-sabay, nalilito ka na. Kapag ganyan yung nangyari, natutunan ko sa sarili ko na nag-ano ako, imbis na nag-open up, nagsasalit, parang yung nag-aloof ako sa world. Oh, yung ano, to be disconnect. Wala akong nireplyan. Yun yung natutunan ko sa sarili ko na, ganun pala ako mag-cope. So, ang dami kong natutunan ngayon na ganito pala ako. And everyone is unique. Di ba? You are unique, I am unique. So kung yan yung way of coping mo, di ba, maaaring sa iba hindi effective. Tama. Pero sa'yo, pag nagdi-disconnect ka, anong tulong nun sa'yo pag nagdi-disconnect ka? Anong advantage nun sa'yo? Kailangan ko kasi i-process lahat, isipin lahat. Kasi ako na tao eh, ma-process, ma-analytical na bago pa magsalita ng tao, naisip ko na kung anong sasabihin niya at kung anong sasabihin ko. Ganun ako. Alam mo, mahirap yan. Yung pag sa sobrang isip mo, yung pinangungunahan mo na lahat. Oo, parang alam ko na yung mangyayari, kaya hindi ko na gagawin. Yung akala natin, alam natin ako. Yung mangyayari. Kaya sa sobrang akala natin, alam natin yung mangyayari. Minsan meron tayong kinikreate ng mga problema, wala pa. So bago pa siya dumating, napapagod na tayo, na kaya isip kung paano natin susolusyonan yung problema, wala pa naman. Kasi nangunguna tayo eh. Parang iba kasi yung parang break up siya. Nakala ko na hindi ko na siya mararamdaman ever. Did you see it coming? Kala ko siya na yun yung... Hindi masyado. Parang... Hindi mo inakala masisira pa yun. Sa ganda ng relationship nyo ng tatlong taon, hindi mo nakita, hindi mo na first, ni hindi mo naramdaman na masisira pa to. O kung masisira man, masisira to. Ito na. Itong linggong to, itong buwan na to. Hindi mo siya nakita. Kala ko hindi na ako magkakaroon ng heartbreak. Kala ko siya na. Pero... Kala ko siya na kasi mahal mo siya eh. Tsaka nagmahalan ko. We love each other.
mahal na mahal yung isa't isa, and the relationship was so beautiful. Sobrang happy kami sa relationship at sobrang grateful ako sa relationship. Sobra. Hindi ako in shock. Pinaprocess ko pa talaga lahat. Process siya. Ah, so hindi siya yung biglang ihiwalay hindi na? Hindi siya biglaan. It was a process, tapos naging decision siya. Ngayon pinoproseso mo siya, unti-unti, ano yung nakikita mo? Isa ba siyang challenge na hindi napagtagumpayan o sign na siya talaga to end it? Sobrang swak na yung ano na yun eh. Kasi hindi ko pa alam. Si Kuya Kim kaya alam? Sige ba alam niya lahat? Ang dami niyang alam. Weather lang. Debrini ko lang kasi ayoko umiyak na. Hindi mo pa alam. So, pinoproseso mo talaga. Alam mo, I admire you kung paano mo siya tinatakal kasi marami akong nakakausap pag ginaganyan yung andali para sa kanilang i-define, andali para sa kanilang sagutin na para lang maganda yung sagot o nasagot lang para tapos na. Pero hindi ako nasisinsiran. That ikaw, I found it so genuine and sincere na at saka very admirable yung hindi ko alam eh. Sincere ka lang. Pinaproseso ko, hindi ko talaga alam eh. Hindi mo pa nga, correct me if I'm wrong, parang hindi ka pa sure kung challenge lang ba yun na sana naayos nyo o tama yung desisyon kasi yun na talaga yung sapat na sinyales na nagsasabing okay na yun. Hanggang dito na lang, pero okay na yun. So nagtapos man for now, masasabi mo ba yung okay na yun? Kasi di ba pag nagtapos yung isang magandang bagay, ang mga pwede masabihin, okay lang, okay naman na yun. O yung, sayang naman, ayaw ko pa. O yung, buti naman nagtapos na. Parang, syempre narinig ko sa ibang tao na parang sayang. Pero para sa akin, hindi kasi siya sayang. Natulungan namin yung isa't isa. Na we help, alam mo yun, nagmahalan kami, tulungan kami sa isa't isa. So para sa akin, hindi yun sayang. Nag-grow kami together as individuals. So, bakit siya sayang? Your heart broke it. Naman. Who broke your heart? Or was it what broke your heart? Ano mas tamang tanong? Who broke your heart or what broke your heart? What broke your heart? Tao ba yung nakasakit sa puso? Siyempre, tao. Who broke your heart? Ako lang makakaalam. Bulong mo kaya sa akin? Yung iba naman, it's not the lover. It's the circumstance, it's the situation. Kasi, para ako na-experience ko yun, it happened to me before na hindi masama yung tao eh. Hindi niya gusto. Tinatry niya hindi ako. Pero yung pagkakataon talaga, pangit. Di ba ikaw, sinasabi mo lagi, no regrets, no bitterness, just love, di ba? Ganun. Wala kang bitterness, wala kang regrets. Siyempre may pain. Yun yung... Imposible mo na. Oo, may pain. Yun lang, may pain. Pero... May regrets, wala. Kasi pwede naman may regrets, pero ang regret yung kung pwede lang sana na ayos mo. Lalo na kung mahal mo pa. Yung, kung alam ko lang sana yung sagot dun sa sa problema, no? Yung panghihinayang ba? Eh, kaso hindi eh. Hindi mo hawak lahat eh, di ba? May mga sagot na hindi mo talaga alam. At sinadya yun na hindi mo malaman. Okay lang na. Okay lang na. Hanggang dito lang yung naiintindihan ko. For now. Kailan kayo huli nakita? Last month. Do you miss me? Ano naman? Gano? Kuwag ka rin ng cake? Ay, joke. Uy, anong tissue? Okay lang ako.
Nagalit ko sa kanya. Nagalit ko sa sarili. Hindi rin. Matabang. Hindi masama ito. Hindi. Talaga, pwede yun. Kahit kakunting na sumama loob mo sa kanya yun. Siyempre, parang may nabasa akong quote, weirdly, before kami nag-usap, na parang breakups don't need to be painful or hard. Parang pwede naman may acceptance on both parts. But it doesn't happen right away, the acceptance. It doesn't happen right away. Hindi siya agad-agad nangyayari. Kaya matagal yung buong proseso. Yung acceptance, yun yung mag-e-end ng pain eh, tsaka ng hurt eh, di ba? Actually, hindi naman end totally. Yung unti-unti magpapalamlam nung, pero hindi siya agad. Yung, hindi okay, siya accept, agad. Pack, okay. Hindi naman ganun eh. Galit? Siguro hinayang. Mas yun, siguro. Kung ikaw ang makakapag-desisyon ng mangyayari, balik tayo dun sa time na naghiwalay kayo. Siyempre, yung nag-uusap kayo, unti-unting papunta na sa desisyon na yun. Pero kung ikaw lang ang magdidesisyon. Kasi ano yun eh, parehong desisyon yun eh, di ba? Partners kayong dalawa eh, di ba? Dalawa, kinonsider mo yung sinasabi niya, kinukonsider yung sinasabi mo, kinukonsider niya yung sitwasyon yung dalawa. Pero kung ikaw lang ang magdidesisyon, ano sana yung magiging desisyon? Feeling ko andito pa rin tayo ngayon. Now, are you proud of your decision? Happy ako. Pero... magkaiba yun, no? Tama yung sinasabi ko. Happy ako. Pero since nagpa-process ka, iniisa-isa mo yung bawat araw, bahala, di ba, kung anong mangyayari sa damdamin mo araw-araw. Hindi mo pa alam kung ito na yung point na masasabi mo, proud ako, tama, ganyan-ganyan. Pero right now, you're happy. It's not bad. Not bad, pero... siyempre, bago pa lang eh. Tsaka, sakit pa rin. Minsan, you can't... especially kapag pagod ka na, hindi mo may help na balikan. Doon ako... nalulungkot pa rin. Weird siya eh. Weird siya. Siyempre, gusto kong pakita sa tao the best version of myself. Yun yung gusto mo, when you actually don't really have to all the time. Yes. Pero, minsan hindi ko I can't help na makita nila na hindi din ako okay minsan. Pero, yun. Tama yun. Ayaw mo rin namang ipakita lagi. Di ba? May mga taong gagamitin yan laban sa'yo. Kaya minsan mas gusto na natin malakas lagi. Kasi yung kahinaan mo, kahit may ganda sa kahinaan na yun, hindi may mga masasamang taong gagamitin yan laban sa'yo. Ang weird nung feeling na ano, di ba? Happy ka sa naging decision. You know in your heart, siguro you are parang happy. Decision namin. You know in your heart na happy ka sa naging decision niyo. Pero at night, you cry. Sa mga pagkakataon, mag-isa ka na lang at bigla wala kang choice kung di maisip yun, nalulungkot ka. Yun ang weird, no? Parang, happy naman ako. At saka di ba, minsan may mga decision tayo sa buhay na alam naman natin tama. Pero hindi tayo masaya. Meron din namang yung desisyon na yun, alam ko hindi ito tama. Pero masaya kang ginawa yung desisyon na yun. Siguro yun yung kinatakutan ko rin, na parang i-regret ko ba o hindi. Pero okay ako ngayon. Sinusubukan ko na maging okay ngayon. Mukha akong okay ngayon, pero sinusubukan ko na maging okay ngayon. Little steps din ang pwedeng biglain. Oo naman. Diba, hindi pwedeng biglain. Kailangan unti-untiin. Ulo-ulo muna, tapos katawan, tapos tsaka buo. What? Hindi ko na-gets. May naisip ako, pero hindi ko na-gets. Ulo-ulo muna, tapos katawan, tapos buo. Di ba gano'n naman, ulo muna, tapos katawan, tapos magugulat ka, kaya mo na yung buo. Di ba sa manok, problema? Di ba sa problema, ulo muna. Kasi di ba, minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin iniisip. Kailangan natin mag-isip. Pag-isipan yung mga bagay bago natin gawin. So, ulo muna. Isipin muna natin. Gusto ba natin to?
o ito ba yung tama? Kasi iba-ibang choices yun eh. So mamimili ka, anong gusto mo? Yung tama o yung gusto mo? Yun ang mahirap minsan kasi yung tama at gusto mo hindi isa. Diba? So ulo-ulo muna. So pag nakapag-desisyon yung ulo mo, tsaka na mapapunction yung katawan mo, anong gagawin ng katawan ko? Kukunin ko na ba ang mga gamit ko? Diba? O yayakapin ko siyang muli? Bibitaw ba ako? O hahawakan ko siyang muli? Mananakit ba ako? O magdadasal na lang ako? So katawan. Tapos isang araw magugulat ka na, okay na yung buo. Kaya ulo-ulo muna, tapos katawan, tapos magulat ka na. Parang titirahan, di ba ganun sa tirahan? Parang iba yung naisip. Pero ano yung mo, yung umpisa, tirahan ang nasa isip mo, di ba? Hindi yung malalim, di ba? Sabi kasi malalim ako kausap. Mas dapat mas matagal yun sa ulo. Isip. Gusto na yun? Oo. Kasi minsan ang bilis natin mag-isip, ang bilis natin mag-desisyon. And we end up regretting the decision that we made. But I'm so happy to see that you're smiling right now. Thank you. Yung mata mo tumatawa. Talaga? Oo. Ngayon? Tumatawa. Kasi may tawang beauty queen eh, di ba? Yung pagod na pero yung tawa mo, ang gantenga, pero wala na sa mata kasi pasakit yung tuhod mo, sa tiba mo. Ngayon tumatawa yung mata mo. Talaga? So happy siya? Happy. Happy siya. May happiness na. May happiness oo, na. Oo, di ba? Unti-unti. Unti-unti. Pero parang mas angle ko dito. Sana nagpa-interview ka na dyan, tapos doon ka nakatingin sa akin, hindi mo naman sinabi. Diba? So Kylie, kamusta ka rin? Okay naman. May idea ka kung kamusta siya? Hindi. Wala. You don't reach out. Kaya mo, hindi. Blinak mo na siya. Hindi. Ah, hindi. Pero hindi ka pa nagte-text ever. Hindi. Kasi ano eh, it's a breakup, diba? Do you look at his posts? I mean, okay. Normal naman yun, diba? Yeah, normal. Siguro eventually, at saka kasama sa proseso mo yun. Kasama yun sa proseso. Siguro eventually, hindi din. Pero eventually, may iba ka ng gustong tignan, diba? Sa ngayon, kahit wala na kayo ng tao, o minsan nga, kahit nasaktan ka pa ng tao, may panahon siya pa rin yung gusto mong makita. And it's okay. Pero, dahil sa mga pangyayari, kailangan lagyan mo ng limits or boundaries yung sarili. Tama. So sabi nila, di ba, malalaman mo daw na talagang okay ka na, hindi lang sa dahil sa napatawad mo yung tao eh. When you feel indifferent. Oo. Wala ka nang nararamdaman. Oo. Di ba? Tapos pag wala ka nang nararamdaman, mas madaling magbura ng posts sa IG. Oo. Right now, you don't see yourself erasing your pictures together on Instagram? Hindi pa. Not anytime soon? Hindi pa. Pero ikaw ba naniniwala na kailangan yan? Kailangan magbura ng pictures? Sa next relationship, bilang respeto sa next relationship mo, feeling ko dapat wala na yun. Pero kung wala ka pang relationship? Okay lang. Depende yun. Paano pag binura ka? Bubarahin ko din. Masasaktan ka. Kunyari bukas, makita mo wala ka ng picture sa Instagram. Maintindihan ko na wala ako doon. But you won't get hurt. You won't cry. Hindi ako iiyak. Maintindihan ko. Bubarahin ko din. Hindi kayo yung tipo ng tao gumaganti. Hindi ako pala ganti. Kasi yung iba pala ganti. Yung iba kasi feeling nakakabawas sa pain nila pag ay, sinaktan mo ako, sasaktan din kita kahit papano. Kasi naniniwala ako kung anong ilalabas mo sa mundo, yun din yung babalik sa'yo. So kung maglabas ka ng spite din yung babalik sa'yo. Naniniwala kasi ako sa karma. So kung maglabas ka ng sama ng loob, babalik din sa'yo. Yun. Mas so, gusto mong magandang ibigay kaya para maganda? Oo, kapag hindi maganda, sarili mo na yun, proseso mo yun, tapos But Jake is good. Napakabait niyang tao. She's a good man. Napakabait niyang tao. Oh. Magaling siya. Huwag naman. Magtrato ng tao. Oo. Mabait siya, very generous. It's good to know na okay ka. Okay na ako doon. Masaya na ako doon. Last question. Daksha. Ay, napasara ko ng bibig. Ay, may pakita. Pakita na yung mga signs. Secret. Joke lang. Secret. Cheers.
Cheers ba sinasabi pag tsa? Ano mo sinasabi? Hindi ko alam kasi hindi naman talaga ako class. Hindi ako nakinig-tsa-tsa talaga sa abon. Thank you so much, Kylie. Thank you so much, Mama. Thank you for your ano, for sharing us your story, your beautiful story. It may not yung masayang istorya, but it's a beautiful story. Diba? It's a beautiful story worth telling. Bukod sa pangmamarites. Yung ganun yung ah, pwede yun. Ah, ganun pala dapat. Kasi diba iba, sabi mo nga natin, diba iba-iba yung coping ways or mechanisms natin. Eh yung iba, they struggle finding out kung ano, paano ba sila magkukope. Diba? Pwede silang manghiram ng mga paraan. Diba? To end up coping, surviving, and thriving like this. Diba? Broking ka, ang ganda mo. So pwede yun, ganun, heartbroken ka pero hindi ka pangit. So pwede pala yun. So sa mga heartbroken, huwag kayong papayag na papangit kayo. Kasi nga, sabi mo nga kanina, cha-cha-cha ka na nga. Cha-cha ka pa. Diba? Maganda pero bastos bumama ito si Kylie. Pang! Wala ko sinabi yan. At saka, excited akong makita ka mas maganda sa mga susunod na araw. Mas masaya yung mata. Diba? Mas bumalik na sa dati mong ligalig with your friends, yung dating sigla. Mm-hmm. Diba? Pero no rush. Sa sarili mong pacing, sa sarili mong time. In my own time, feeling ko gagaling din ako. So ano na lang ang pwede mong ano, sabihin sa mga may ganyan din, yung hindi masyadong happy ang puso ngayon, yung nag-decide pero umiiyak sa gabi, yung nag-iisip pa din kung tama ba o mali, o yung iba yung nandun pa lang, yung bibitawan pa lang yung desisyon o ginagawa pa lang yung desisyon. Ano bang dapat nilang isipin? Feeling ko kailangan kasi ng oras talaga sa pagproseso ng lahat. Make sure na handa ka. Tsaka normal lang yung iiyak ka sa gabi. Normal lang yung pain, normal lang yung heartbreak. Pero lagi niyong isipin na may bright future kayo na malulook forward niyo pa. Papagdaanan niyo yan. It's okay to cry. Okay, maglasing-lasing ng bena, di ba? Minsan, pag sobrang sakit na, but do not ruin yourself. Hindi ako naglalasing kasi... Ah, kahit yung inom-inom. Ah, talaga, hindi. Oo, pero baka kasi mag-ibang... Yung iba kasi mas nag-e-enjoy magkwento sa barkada pag naglalasing. Pero minsan ang battle kasi doon, di ba? Ikaw na yung humagulgol, ikaw na yung nawalwal, tapos ikaw pa yung gumastos, bad trip na, di ba? O kaya minsan naman yung habang nag-share ka, tapos lasing na yung mga kaibigan mo, nag-share ano? Din sila, ending moment nila yung kaysa moment. Pero ngayon, mas hinahanap ko na yung mga friends ko, mas lumalabas na ako, dahan-dahan. So, mas naging happy na ulit ako. Yeah. Find love from other people. Find love and inspiration from other people, from work, from opportunities. Yeah. It's okay to get hurt, but remember, never hurt yourself. Never hurt others, and lagi niyong gawin yung tama. Para sa inyo. At least try. Kasi at mahirap panindigan yun, yung laging tama yun. At saka parang boring dun. Boring din yun, yung laging ginagawa mo tama. At some point, di ba? But just be kind to yourself and to others. Yun, be kind to yourself. Thank you, stay beautiful. You so I love you. Thank you so much, I love you too. So yun lang, konting harutan, tapos pagchikahan, emot-emot, tapos patawa na naman para GPGP lang! Bye! Ikaw lang ang mahal, now streaming on Viva Max. Sana po panoorin nyo ang Ikaw lang ang mahal.